Kakagimba na naman ang mga balita, mga netizens ang dapat nating tunghayan. Handa na ba kayong malaman at marinig? Ang pamilya Nograles ay matagal na ang kilala sa politika sa Davao at sa buong bansa. Isa sa mga naging matitibay na haligi ng pamilya ay si dating Speaker Prospero Boy Nograles na nagkaroon ng malapit na ugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit pa naging magkalaban sila sa politika noong mga unang panahon, sa kanyang huling mga taon, iniulat na isa sa kanyang mga kahilingan bago siya pumanaw ay ang patuloy na pagsuporta ng kanyang pamilya sa pamumuno ng mga Duterte. Ngunit sa kasalukuyan, tila nagiging mainit ang usapin ukos sa pamilya ni Boy Nograles, lalo na kina Carlo Nograles at Mix Nograles, at sa iba pang membro ng pamilya, na di umano hindi tinupad ang dying wish ng kanilang ama. Sa halip na sumunod sa pakiusap na suportahan ng mga Duterte, lumutang ang balita ang mga Nograles ay naging kritikal pa sa pamumuno ng administrasyon ni Pangulong Duterte at maging sa kanyang anak na si Sara Duterte. Ang isyong ito ay nagdulot ng alingas nga sa mga taga-suporta ng mga Duterte at Nograles. May mga nagsasabing ang ginawa ni na Carlo ay isang anyo ng pagtraidor sa kanilang ama, habang may mga nagsasabi naman ito ay isang pagpapakita ng kanilang sariling pananaw sa politika. Isang demokratikong karapatan ng sinuman kahit pa ang pamilya ay may kasaysayan ng alyansa sa isa pang political dynasty. Bukod dito, may mga usap-usapan pa na hindi lang basta tumalikod ang mga Nograles sa mga Duterte, kundi ginipit pa di umano nila ang mga kaalyado ng mga Duterte sa kanilang mga sariling paraan. Sa ang ganitong klaseng aligasyon ay nakapagpapalala sa tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya dating magkasangga. Sa huli, tanging ang mga Nograles na mga makapagpasabi kung ano nga ba ang kanilang dahilan sa kanilang mga naging hakbangin. Ngunit malinaw na ang isyong ito ay nagdudulot ng malalim na pag-iisip at reaksyon mula sa mga taga-suporta ng magkabilang kampo. Atin na nga panoorin ang ating video nang maging mulat at malaman pa natin ang mga naging dahilan. Kung buhay pa siguro ang tatay nito, magkapatid, mga kababayan, eh. Ito si Carlo at si Migs, eh. Baka napingot na ang mga tainga nila, mga kababayan, dahil hindi ginalang ang kanyang ama. Tibistula pong dying wish, mga kababayan, alam nyo ba? Ng kanyang ama ang reconciliation ng dalawang pamilya, Pamilya Duterte at Pamilya Nograles, na halos ano po, mga kababayan, 3 dekadang nag-aawayan. Bago po namatay yan si Boy Nograles, ha? Yung matanda, mga kababayan, is nagipagbati po siya kay dating Pangulong Digong. Nag-sorry, mga kababayan, nag-public apology. Dahil matindi ang kanilang away, mga kababayan, eh. At bago po namatay si Nograles, mga kababayan, dahil sa sakit, ha? Maagang namatay yan, mga kababayan, 71 pa ata yung edad. Dahil sa ano? Sakit sa baga. Parang pneumonia, respiratory something, mga kababayan. Eh ang sabi, from now on, ang pamilya Nograles, mga kababayan, kasali na ang kanyang anak na dalawa, si Migs at si si Carlo, ay magiging loyal sa Duterte family. Eh anong nangyari? Mga kababayan, hindi tunupad ang dying wish na kanilang ama. Si Carlo Nograles, pinatos si dating Pangulong Duterte. Kinonta, mga kababayan, bilang mayor. At itong si Migs, ay gustong agawin ang posisyon ni Pulong. At alam naman natin, ha? Alam naman natin ang kanilang purpose, mga kababayan, eh. Lahat naman siguro alam na wala na talagang kalaban-laban ang mga Nograles na ito dito sa mga Duterte. Itong pag-uusapan natin, mga kababayan, ay eleksyon sa Davao City, dahil halos automatic na po, mga kababayan, 99% panalo na ang mga Duterte. Pero ang dalawang ito, mga kababayan, alam nyo ba kung bakit yan tumakbo? Para mapigilan, mga kababayan, ang pagtakbo ng mga Duterte sa national. Etong dalawa po ang salarin. Pwede naman sanang tumakbo si Pulong, eh. Pagka-senador, mga kababayan, kaso nga lang, ando na si Migs. Akin na to. Akin na ang pwesto mo, Pulong. Dahil mayroon po mga pinagkakatirwala ang mga tao, ang mga Duterte, mga kababayan, na pwede ipatakbo bilang congressman. Pero natpigilan, mga kababayan. Dahil tatakbo si Nograles, si Migs Nograles sa PBI party list dati. At itong si Carlo naman, mga kababayan, although, ha, hindi niya kayang talunin si Baste. Never matatalo ni Carlo Nograles, mga kababayan, si Baste. Pero ang purpose nito, is para bantayan po ang mga kababayan, yung pwesto sa pagka-mayor. Na itong si Nograles, mga kababayan, ang isa sa mga pinaka-traidor ng Davao City. Nilagay sa pwesto ni dating Pangulong Digong, ha, bilang cabinet secretary.
at prior pa niyan mga kababayan, naging chairman pa ng House Committee on Appropriation. Oh, kagaya ng ano ni Zaldi ko ngayon, hawak ang budget mga kababayan. Napaka-powerful. Tapos naging cabinet secretary, tapos naging chairman ng civil service. Matataas po ng mga posisyon ang ibinigay sa kanya ng dating Pangulong Duterte mga kababayan dahil ang kanyang ama eh, nakipag-peace kay dating Pangulong Digong bago namatay. At sinabing loyal sila. Pero ngayon, tinabla na mga kababayan. Nang sabi ng kanilang ama na ang Nograles family loyal sa mga Duterte, ngayon, loyal na sa mga Marcos. Panoorin po natin ha, pero bago po yan mga kababayan, gusto po lang natin pasalamatan itong napakabait nating viewer from Japan, si Peng. Oh, thank you po sa inyong super thanks. Narito pa ang video. That the Nograles family will always support and will be loyal to the Duterte family. Carlo at Migs, baka multuhin kayo ng tatay nyo. Anong ginawa nyo? Pinagmukha nyo sinungaling ang tatay nyong ano na mayapa. Nagpagamit sa mga ngag-ngag mga kababayan. Oh, alam nilang dalawa yan eh. Mga abogado yan mga kababayan. Alam nilang wala silang kalaban-laban sa mga Duterte pagdating sa Davao City. Pero tumakbo pa rin. At ang sa tingin nating purpose mga kababayan, para mapigilan ang pagtakbo sa national position ng mga Duterte. Oh. And we will defend and support the president. Tatlong dekadang agawan sa politika, nag-public apology sa kauna-unahang pagkakataon ang pamilya Nograles sa pamilya Duterte. Dumalo si Pangulong Duterte sa kaarawan ni Davao City 1st District Representative Carlo Nograles. Ayan mga kababayan, ewan natin ha. Parang ang lambot mga kababayan ng katawan, dancer siguro. Davao City kagabi, doon sinalubong ni dating House Speaker Prospero Nograles ang Pangulo. I apologize publicly. Nag-sorry mga kababayan dahil grabing mga atake niyan kay Digong mga kababayan. Kung ano-ano mga, wag na lang nating ano ha, dahil patay na eh. Pero sabi ni Pulong, eto daw ang nasa likod ng mga black propaganda laban sa kanya, yung dinadawit-dawit siya sa droga. At hindi na po yan nawala sa issue kay Pulong mga kababayan. Kawawa naman yung tao. Oh, pero at least ha, bago siya namatay mga kababayan, eh, he made peace with his mortal enemy na si PRRD. At in return, si PRRD ay tinulungan naman ang kanyang anak mga kababayan sa kanyang karera dyan sa gobyerno. Nilagay sa pwesto. Only to find out that later on, sinaksak sa likod si dating Pangulong Digong. Right now. Publicly, kung sa may heartaches natong duha. Kung ano man daw ang heartache nilang dalawa. Wala daw. Pagkabot sa 2010. Pagdating daw ng, hindi na nga maalala niya mga kababayan, 2010, 2016 tumakbo si dating Pangulong Digong eh, dahil malapit na po siya mamatay dyan mga kababayan, si Nograles, may sakit na po yan siya dyan. Katong nidagan, si Rudy. Yung tumakbo daw ang presidente, si Rudy Duterte. Hindi yung 2010 ha, 2016. Hindi lang presidente sa Pilipinas. 2016 ba? 2016, hindi na maalala niya mga kababay, pero pagpasensyahan niyo na dahil may sakit na yan. 2016, from that day forward, giingnantamo. From that day forward, sinasabi ko sa inyo. I told you that the Nograles family will always support and will be loyal to the Duterte family and we will defend and support the president. Nograles, boy Nograles, multuhin mo ang dalawa mong anak, o di ba kaya magpakita ka sa kanilang ano panaginip. Sabihin mo Carlo Migs, Migilita yan mga kababayan. Anong ginagawa niyo? Tapos na sana ang awayan, muli niyong binubuhay. Next generation away na naman ito mga kababayan ng mga Duterte at Nograles. Na sana nagkaisa na. Dalawahin, ewan lang natin ha. Mga walang utang na loob mga kababayan talaga. Traitors! And go against all his enemies. And go against all his enemies, including Marcoses, dapat sana.
Personal pang nanumpa sa Pangulo ang nakababatang Nograles bilang miyembro ng PDP Laban. Carlo. Oh, ayan si Carlo, mga kababayan. Oh, na ang lambot ng katawan, oh, ganyan-ganyan, mga kababayan. Oh. Lambot talaga, parang walang buto, mga kababayan. Hmm, nakita niyo sa Comelec kahapon, nag-file. Ay, hindi pa nag-file yung una, bago siya nag-file. Pag ganyan yung, ganyan. Oh, eto, nanumpa, kinukup sa PDP Laban, mga kababayan. Is accepted into the folds of the PDP. At anong nangyari ha? Right after matapos ng ano, mga kababayan, ng termino ni dating Pangulong Digong. Eto si Nograles ang unang-unang mga tumalon. Oh, lumaya sa PDP Laban. Traitors! We are proud that one of the most powerful congressmen. Powerful congressman dahil yung ano, nagzaldik ko ngayon, mga kababayan, Committee on Appropriation, siya ang may hawak nun dati. Pondo ng bayan. Would be a member of this party. I hope that baka sakali mapakinabangan mo. As I have said, the presidency is here already. So why give it to the others? Sarap isampal ng video nito kay Carlo, mga kababayan, no? So, sa tingin ko, natunugan yan. Simula na ng nagbago-bago ng mga pulis. Gusto kasing bawiin daw, mga kababayan, ng mga Nograles and Davao City. Pero hindi nila kaya eh, alam nila yan. Kaya nga, ang purpose talaga dyan, mga kababayan, para mapigilan ang mga Duterte na mag-go to national. So alam nyo na. O, anong masasabi nyo dito, mga kababayan, sa katrayduran ng magkapatid na Nograles, Migs at Miguelita, at si Carla, ay si Carlo Nograles? Post your comments below. O mga kababayan, nakita nyo na ba ito? Yung speech ni Manny Pacman Pacquiao doon sa Comelec, mga kababayan, na nag-file ito ng COC bilang senador for the end time. Smiya, kikilabutan ka talaga, mga kababayan, sa mga pinagsasabi. Oh, yung the nerve! Yung talagang kung makikinig ka, masasabi mo talaga na talaga lang ha, na masamamang magmura, mga kababayan, pero jutang gina. Pinagsasabi nitong Pacquiao na to. Yung si Pacquiao na square inch lang po ang laman ng ulo, mga kababayan. Smiya, panoorin po ninyo ha. Pero bago po yan, mga kababayan, gusto po lang natin pasalamatan itong mga mababait nating mga viewers all over the world. Kagaya na lang ni Madam Kitty Chan Gonzalez ng Australia. Thank you so much po, Madam Kitty. Ang kababayan natin si Jay Albiza ng USA. Oh, hello po dyan sa USA. Ito rin kababayan natin from Hong Kong, si BJ Lapay. Kumusta po, mga kababayan natin sa Hong Kong? Lalong-lalo na kay BJ Lapay. Thank you so much po sa inyong super thanks. At last but not the least, ang kababayan natin from the Philippines na si Mr. Henry Francis Franzasilio. Thank you po, kababayan. Narito po ang video, mga kababayan. Ako po ay nag-file ng certificate of candidacy na para tumakbo ulit ng senador. Hindi na natuto, mga kababayan. At ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. Diyos me. Oh. Intro pa lang, mga kababayan, ay sablay na. Ipagpapatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. Diba, alam natin na pabigla-bigla, naging anti-corruption crusader ito si Pacquiao, mga kababayan, dahil ginamit niya yan para sa kanyang pamumulitika. Dahil tumakbong ano eh, presidenteng, ewan lang natin kung anong analysis niya, mga kababayan. Pacquiao analysis siguro. Talo! Oh. At yung kalaban niya, si Ngagnag, grabe ang kanyang atake dahil kurakot. Ngayon, nakijoin na kay Ngagnag. At ang sabi, ipagpapatuloy niya ang kanyang crusade for anti-corruption. Diyos mio. Tapos, nag-join na sa taong sinasabi niyang corrupt. At marami po tayong sa aking panunungkulan sa Senado. Nung nakaraan ay mayroon po tayong investigahan ng mga korupsyon. Kumusta na pala yung sabi mong may makina sa ilalim ng Dolomite Beach? Pacquiao, animal no? Kung ano-ano na lang pinagsasabi, mga kababayan. Sabi niya, may makina doon sa Dolomite Beach eh, kaya kurakot si Duterte, mga kababayan, sabi niya. Maghukay ka, oh. Hinukay mo ba? Nakita mo yung makina sa Dolomite? Yung mekanismo, mga kababayan, akala niya makina yun. Mekanism. Iba ang mekanism sa makina. Ungas.
sa ilang ahinsya ng ating gobyerno. Mm. At hindi lang po yan, marami tayong mga ebidensya. Yung mga korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa aking damdamin na makita. It's me. Mm. Hanggang ebidensya ka na lang. Dito sa... Kung mayroon ka talagang pagmamahal sa bayan, dalhin mo yan sa korte. Sa ating bansa. Dahil ako'y naniwala. Kaya naghirap ang ating bansa. Dahil sa mga politikong katulad mo, Ongas, ang malaking katanungan, mga kababayan, bakit nananalo pa rin ang kagayang mga gunggong na ito, mga kababayan? Yung makapagbigay ng advice, no, tungkol sa corruption, parang kang tinuturuan ng taong mas bobo pa sa'yo. Makapagsalita, akala mo kung ang gagaling. Ganyan po talaga, mga kababayan, yung taong kulang-kulang sa intellect. Meron lang silang ideyang kakarampot. Feeling the feeling na, mga kababayan, na ang dami ng alam. Tapos, mas malakas ang bunganga Confident na confident, mga kababayan, sa kanilang maliit na kaalaman. Pero hanggang lang salita lang, mga kababayan, wala po yung napatunayan. So, gawa. Puro ngawa. Ay naghirap at nagdusa ang sambay ng mga Pilipino. Maraming mga walang trabaho. Pagsak ang ekonomiya natin dahil po sabihin yan. Sabihin mo yan kay BBM. Sa korupsyon. Ang korupsyon talaga ang cancer ng ating bansa. Tapos, nakijoin ka sa Bagoong Pilipinas na number one issue, corruption. Correct me if I'm wrong. Guys, correct me if I'm wrong. Niyo, kumakapag-English ta. Wrong ka talaga. Yan po ang dahilan. Bakit sad-sad, bagsak ang ating ekonomiya at ang daming mga Pilipino na walang trabaho. Wala pong mangyayari sa bansa natin. Walang mangyayari. Natural. Talaga. Walang mangyayari sa bansa ito kapag paulit-ulit nating iboboto ang ganito mga klaseng tao, mga kababayan. Ay, Dios mio. Mangyayari sa kinabukasan natin kung hindi po tayo lalaban at ipaglaban-labanan ang korupsyon ng ating bansa. Paano mo lalabanan ang korupsyon ng ating bansa? Andyan ka sa Bagoong Pilipinas. Di ba ang sabi, ang napakalaking source of corruption, nagbi-bleed tayo, mga kababayan, is nandyan sa administrasyon. Dahil sila ang may hawak ng pondo ng bayan. So paano mo lalabanan, Pacquiao? Andyan ka. Pinagtanggol mo na nga. Pinagtanggol niya sa BBM, mga kababayan. Nilunok lahat ang kanyang mga sinabi dati. Kailangan pigilan po ang korupsyon dahil yung korupsyon po sa aking kaalaman, sa aking may kaalaman ka ba? Discovery. Yan po talaga. Na-discovery. Kumunalid sa yan. As if, no, ngayon lang niya nalaman. Ang korupsyon, base sa aking pagka-discovery, ay siyang dahilan ng ating paghihirap. Smiyo, common science. Common science, Pacquiao. Ngayon mo lang nalaman. Ginagawa nila ang... Siya pala yung nagsabi na common sense lang daw ang kulang sa ng mga Pilipino, mga kababayan. Dahil wala daw common sense sa mga Pilipino. Malamang, yung mga bumuboto sa'yo, Pacquiao, walang common sense. Politics as a business. Correct. Nung 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para... Na lunukin ang iyong sinukan na. Mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya. At tawag dyan, mga kababayan, walang prinsipyo. Kulang na nga sa medyo kaalaman, mga kababayan, ha? Kulang din sa performance. Kulang pa sa prinsipyo. Mio, naghahangad na maging presidente. Presidente ka muna doon sa kahit pa sa Boxing Association o doon ka na lang. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Anong hindi nag-criticize ng todo? Sabi mo, trilyones ang nanakawin kapag naupo na. Ang sabi mo, pakawatan. Pamilya kawatan. Tapos ang sabi mo, ipapakulong mo pa si Imelda. Siyempre, sabi ni Pacquiao, hindi naman doon sa ordinaryong kulungan na lalo pang mamatay yan. Sabi niya, sabi nito si Pacquiao, ha? Lalo pa daw mamatay si Imelda. Hindi pa yan grabe. Tapos ano naman si PBBM naman, mga kababayan. Okay lang yun, unity na tayo. Pareho siguro ngagnag. Ewan lang natin, ha? Pareho ba kayong ngagnag? Anyway, mga kababayan, aminado na drug user. Dati, ha? Aminado na yan. All kinds of drugs, sinabi niya. Ang tinanong lang ako ng media noon,
na about sa corruption. Sige, sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Ah, hindi yan. Gusto mo ipakita natin ulit yung mga sinabi mo, Pacquiao? Kung may ninakaw, ay ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin. Sabi mo pa ha, ipapakulong mo. Oh, gagawa ka ng mega prison. Kailangan ng due process. And then sa aking pag Ano pala yung sabi mong ipapakulong mo sa Imelda? Due process. Oh, sabi mo ngayon due process. Korte ka ba? Sabi mo papakulong mo sa Imelda. Bayan. Oh, para doon sa inyong kaalaman. Oh. Ang nagsabi mga kababayan, itong napaka-puno ng kaalaman sa utak. Siguro sa habang panahon. Mm. Ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Oh, nako. Kapag ito si Pacquiao, no, nagbigyas ng mga words, matatalino naman kayo. Oh. As if, yung IQ hindi below sa level. Yeah. Imulat natin. Mm. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Ikaw na nga una. Ikaw na nag-una sisi. Alako, iba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya. Ay, no. Number one daw sa ekonomiya ang bansa natin. Bigas sa tag 2016 na. Yan ba ang number one sa ekonomiya? Number one ba sa ekonomiya? Nagbenta tayo ng ginto, ng gold reserves. Inflation. O, magtanong ka, mag-survey ka, Pacquiao, sa mga tao din nandyan sa ano, sa baba. Tingnan nyo. Ask them kung umasenso ba sila. Di ba, masampal ka ng this oras ng mga tao dyan. Pura pang bansa na number one sa ekonomiya. Sino may sabi sa'yo number one sa ekonomiya? Kung number one tayo sa ekonomiya, mga kababayan, hindi na sana tayo third world country. Dahil pa natin ang Amerika. Kung ganon, Pacquiao, ikaw, number one sinungaling. Sige. Sige pa. In reality lang ha. Hoy mga media, walang sasampal dyan kay Pacquiao sa inyo. Magre-rebat na. Sinong may sabing number one tayo sa ekonomiya? Anong datos mo ginagamit, Pacquiao? Saan planeta ka? In reality lang. In reality pa daw mga kababayan. Ngayon, hindi ikurap ang bansa natin. Sad-sad tayo. Sad-sad na nga. Kailan pa tayo hindi sumansad? Ay, Diyos mio, itong... For how many decades? Pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya natin. Oh, tapos ngayon number one na. Magtanong ka nga kung mayroong mag-a-agree sa iyo. Sa baba ha, huwag yung mga politiko. Number one na ba ang ekonomi natin? Ewan lang natin kung hindi ka mabatukan, Pacquiao. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish yung legacy. Oh, legacy mo. Sana andun ka na lang sa boxing, Pacquiao. Oh, huwag ka namang himasok sa politika. Jack of all trades, mga kababayan. Gustong magpastor, magsinger, artista, pianista, iba't iba pang mga basketballista. Oh, politiko, presidente. Nang kanyang specialty lang naman, mga kababayan, boxing. Diyan ka na lang siguro sa boxing. Oh, suporta pa kami sa'yo, Mio. Makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. As if, no? Diba sabi ni Kibuloy, oh, may anomalya ka doon sa sports complex mo? At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa Bagong Pilipinas. Oh, Bagong Pilipinas. Na magkaroon ng trabaho. Oh, yan na mga kababayan ang kanilang mga script. Para ng mga robot ang mga yan. Lahat ng 12 na apostles niya mga kababayan. Diyan sa ano, Bagong Pilipinas. Kita namin na pag-unlang ng Bagong Pilipinas o ganyan. Ang talaga. Bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Yan ang kanilang script. Hindi ba dapat? Hindi. Ba dapat? Ay, nako. Hindi. Kung papasok lang itong ating kamay mga kababayan dyan sa TV, matagal na natin ganyan yung mukha ng Mio. Sinungaling. Suportahan natin. Hindi pa maganda yan? Kayo lang. Bahala kayo. Sama-sama sa lahat kayong babangan. Na mga nag-criticize sa ating administrasyon. Oh, number one ka na dati. Wala kang prinsipyo, Pacquiao. Mag-isip po tayo. Okay, mag-isip. From his words, mga kababayan, na akala mo ang laki ng isip. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi labanan niya ng utak na obviously talo ka. Paglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan ng sabay ng Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin. Ikaw, sana hindi mo sinira yung pangalan mo, ha? Sa boxing, ang ganda na ng imahe mo. Pumasok ka sa politika.
Inidoro ka. Hindi lang Inidoro, mga kababayan. Ito yung pina-flash sa Inidoro. Nilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man kayaman. Ang ganito, mga klase, mga kababayan, is ano, yung pinaka-despicable na klase na tao na traidor, mga balingbing ba? Di ba? Una, tinraidor na si ano, dating Pangulong Digong. Kaibigan nila yan, ha? Tapos ngayon, nakipagkaibigan naman kay BBM, mga kababayan. Inaway niya yan dati. At after that, aawayin na naman yan. Ganito mga klaseng tao, mga kababayan. Ang sama ng mga ugali ng mga ganyan. Tangit na ano, mga kababayan. Example. Kahit ano ka pa kasikat. Kahit ano ka pa kasikat. Tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo. Humarap ka sa Salamin Pacquiao. Ang maalala ng tao yung legasya na nagawa mo. Maalala ka ng tao na isang walang silbi na ano, senador. Walang silbi na politician. Sa taong bayan, ligasya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Man of destiny. Siya rin mismo ang nag-ano, mga kababayan, nagbansag sa kanyang sarili. Man of destiny. Pero kung aligasya mo, pangit. Kagaya mo masama, ngayon. Masama, magnanakaw ka. Kagaya ng ano, sinasabi mo kay BBM. Sabihin mo yan sa harap ng bagoong Pilipinas mong leader. Eh, hindi ka makakalimutan. Makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun po ang advokasya natin. Yan po ang inahangad natin. Kaya nandito tayo. Tumatakbo para ipaglaban ang sabay ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. Excuse me. Kawawa ang mga mahihirap na tao. Ang totoo, kababayan, ang mga nagsasabi ng ganyan, ang yayaman. Parang, kawawa kayo dyan. Mga mahirap, kawawa kayo. Tapos gagamitin ang mga mahirap, mga kababayan, ipaglalaban daw. Tapos after na manalo, wala. Kapag election, grabe, ang daming sinasabi. Puro ngawa, walang gawa. At lagi lang naluloko pagdating... Dahil may mga manluloko kagaya mo. May election, ang daming pagdating... Siya na mismo. Tuwing election, masakit sa loob ko na makita. Oh, Diyos mo, as if, no, na hindi siya kabilang sa mga nanloko, mga kababayan. Ang babait lahat ng mga kandidato. Ikaw. Puro pangako, puro pangako. Ay, nako, mga kababayan. Nako. Yun po, ang nakikita ko, puro pangako, puro pangako. Siguro may salamin yan, ha, o may screen dyan na ano, kaharap ni Pacquiao na nakikita niya ang kanyang sarili na binidyohan. Sabi niya, nakikita ko puro pangako. Kung lahat yung mga pangako na yun natupad. Mayaman na kami. Ang yayaman na ng bawat Pilipino, ang yaman na ng ating bansa. Nasaan na yung ngayong mega prison? Yan. Imulat natin ang ating mga mata. Yung corruption na yan. Imulat yung mga mata. Yan ang pinaka-sintro ng problema ng ating bansa. Bago ang Pilipinas, sa ultimo revenue income ng ating gobyerno, nawawala na. Sige, sabihin mo yan kay Ngag-Ngag. So yun po, kailangan mag-isip tayo ng mabuti. Wow, mag-isip ng mabuti. Kayo mga kababayan, nag-isip na ba kayo ng mabuti? Iboboto nyo ba ito? Sige, iboto nyo para mananatili tayong lubog sa kahirapan. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga buladas na naman ni Pacman? Post your comments below. Ang hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga balitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyo ring mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan. At sa susunod muli.